Si Nina, believe me, hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. At kung ano mo meron sa atin ngayon, I'll promise you that I will make this legal. Handa kong hiwalayan si Erica para sa'yo. Just for you, Selena. Halos magmakaawa na at lumuhod si Philip kay Selena. Mapatunayan lamang niya ang kanyang sarili na hindi na nga niya mahal si Erica na kanyang asawa. Ito ang unang pagkakataon na magmamakaawa sa pagmamahal si Philip. Ngayon na nalaman niya ng buntis ang kabit niyang si Selena, ay ayaw niya na itong pakawalan pa. Hindi muna nagpadalos-dalos sa pagsagot ang babae, bagos ay ninigurado muna siya kung talaga bang siya na ang mahal ng lalaki at hindi na ang asawa nitong si Erica. Can you really do that, Philip? Can you really do that for a mistress? For a homewrecker? Can you? I can do anything for you, Selena. Mark my word. Sa tono ng boses ni Philip ay tila nga desidido na ito at nakapagpa siya na naiwan ang asawa at ipagpalit sa kanyang keridang si Selena. Then let's live together. Iwan mo na si Erica dahil wala siyang silbi sa'yo. Ako makakapagbigay sa'yo ng anak. Kahit ilan pa, Philip. Kahit ilan pa ang gusto mo. I can bear your kids na hindi kayang gawin ni Erica. I love you, Philip. So promise me not to leave me. Promise me. Paghahamon ng babae. I promise. Sabay niyakap ng mahigpit si Selena. Noong una ay hindi talaga sumagi sa isipan ni Philip na mangyayari ito sa kanila. Nakusa na lamang mawawala ang pagmamahal niya sa asawa. Para sa kanya ay ginawa naman niyang lahat bilang partner, bilang asawa. Binigay niya ang kanyang buong pagmamahal at respeto. Sa 3 taon nilang pagsasama, halos lahat ng pwede nilang gawin o inumin ay nagawa na nila para lamang magkaanak. Sinuhestyon na ng doktor noon na ang kailangan nila ay pahinga na walang ibang iniisip. Pwedeng magbakasyon sa isang resort na kung saan malayo sa trabaho at problema. Ilang beses na itong sinadjust din ni Philip's asawa, ngunit lagi niyang ipinagpapaliban dahil sa pagiging workaholic nito. Noon ay hinahayaan na lamang ito ni Philip at pinapalampas. Ngunit ngayon ay tila napuno na siya at hindi na niya kaya pang baliwalain ang pagpapabayang ito ni Erica. Nakikipaghiwalay ka? Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Ang marriage natin? O wala na bang kwenta sa'yo? Ano? Tell me, Philip. Tell me kung anong dahilan mo. Handa akong magbago kung ano man yan. Let's fix this. Let's fix our marriage. Habol-habol ni Erica ang asawa patungo sa kanilang silid. Kinuha ni Philip ang kanyang bag at ibang bagahe at saka pinaglalagay doon ang kanyang mga damit. No, Erica. Hindi na natin maaayos to. Mahal ko si Selena. At na-fall out of love na ako sa'yo. Tuluyan ang nawala dahil ni minsan, hindi mo naman pinahalagahan ang nararamdaman ko. Ang gusto ko para sa atin. Ilang taon na tayong kasal pero wala pa rin tayong anak. Because of you. Hindi bukal sa loob mo. At hindi ko maintindihan kung bakit. Ni hindi na kita maintindihan pa. Parang wala na ngang balak na magbago pa ang isip ni Philip. Para kay Selena ay handa niya nang itapon ang 3 taon nilang pagsasama ni Erica bilang mag-asawa. So yun ang issue? Dahil hindi tayo magkaanak? But we're trying naman, diba? Sinusubukan naman natin. Ano magagawa ko kung hindi pa tayo binibigyan ng anak? Sabi pa ni Erica habang pinipigilan pa rin ang kanyang asawa. Sandaling tumigil si Philip at tumingin kay Erica. Napangisi siya dahil sa sinabing iyon ng asawa na tila mataas ang kumpiyansa na iyon nga lamang ang problema nilang mag-asawa. Ano magagawa mo? Ang magagawa mo ngayon, paikutin mo na lang ang buhay mo sa trabaho mo. Diyan ka na lang mag-focus. At baka sakaling dyan ka magkakaanak. Mahalin mo yung ginagawa mo. Dahil ako, I'm sick and tired of you. May pangarap din ako para sa ating dalawa. Pero, mukhang magkaiba tayo ng gusto sa marriage na to.
Kaya I'm sorry, Erica. Pero ayoko na. Ang gusto ko na lang sa'yo ay maging masaya ka sa pinili mong priority. Huwag na nating pahirapan ang sarili natin. Aasikasuhin ko na kaagad ang annulment. At sana huwag nang maging problema pa yon. Mariing sambit ni Philip kay Erica. Tuluyan na rin bumagsak ang mga luha ni Erica at hindi na rin napigilan pa ang asawa. Kahit ilang beses pa siyang lumuhod at magmakaawa. Philip! Philip, please! Ayusin naman natin to, please, Philip! Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Han, magpahinga ka naman. Masyado mo nang inaabuso ang katawan mo. Isang successful na negosyante ang mag-asawang Erica at Philip. Masipag at talagang masasabing hands-on sa mga gawain kaya naman hindi maitatago ng kanilang mga empleyado na hangaan ang mag-asawa. Ngunit sa kanilang dalawa ay si Erica ang pinaka nagbibigay ng labis na oras sa trabaho. Kaya naman kapag uuwi na sila sa bahay ay pagod na ang katawan. Pagod pa ang isipan. Sila kasi nagmamay-ari ng malaking pagawaan ng mga sardinas sa buong bansa, kaya talagang tutok na tutok ang mag-asawa lalong-lalo na si Erica. I'm okay, hon. Huwag ka na mag-alala. I can handle myself. At isa pa, saan katutok ang vitamins ko, oh? Alam mo namang mas nagkakasakit ako kapag walang ginagawa, di ba? And you know naman that I really love working. Kaya huwag ka na mag-alala pa, honey. I'm stronger than you think. Pagsisigurado naman ni Erica sa kanyang asawa. She's strong. Yun ang sabi niya. Ngunit nangihina ang hormones ng babae kapag natatalo ito ng sobrang stress at pagod na nauuwi sa sirkumstansya na nahihirapan talagang mabuntis ang isang babae. Alam ko naman yon. Alam ko namang malakas ka. Pero kapag pagod at stress ka sa work, eh baka lalong hindi tayo makabuo niyan. We're working for a baby, diba? Kaya dapat lagi tayong healthy. Sabay yakap ni Philip sa likuran ni Erica. Hinawakan naman ni Erica ang mga kamay na iyon ng asawa na nakapulupot sa kanyang balakang. Yes, I know, honey. Pero sa tingin ko, hindi pa talaga laan sa atin. Huwag na muna nating ipilit. Malambing na sabi pa ni Erica. Ramdam naman ni Erica ang malakas na hangin na iyon sa pagbubuntong hininga ni Philip. Okay, sabi mo eh. Masasabing napaka-successful nga ng buhay ng mag-asawa. Sa 3 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, ay halos nakamit na nila ang lahat maliban nga lang sa titulong pagiging ama at anak. Anak na nga lang ang kulang sa kanila, ay si Philip na ang pinakasapit na magkaroon ng supling. Ngunit dahil sa unhealthy lifestyle ni Erica, ay nalaman nilang ito ang dahilan kung bakit hirap silang magkaanak. Kahit pa ilang beses na nila itong sinubukan at talagang ginawa ng lahat mabuntis lamang si Erica. Samantala, nag-grocery naman silang mag-asawa nang makita sila ng dating high school friend ni Philip na si Clark. Uy, Philip! Sabi ko na nga ba ikaw yan eh, kamusta ka na? Parang ang ganda na talaga ng buhay mo ngayon ah. Asawa mo na ba yan? Sunod-sunod niyang tanong kay Philip. Kasama rin ni Clark ang kanyang may bahay at 3 anak na ang bunso ay baby pa lamang. Sandali naman siyang tinitigan ni Philip upang kilalanin kung sino nga ba itong lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Nang mapagtanto niyang kakilala niya nga ito, ay doon na lumuwag ang kanyang mga ngiti. Clark? Ah, eto, ayos naman. Naho, may kaunting negosyo lang. Ikaw, kamusta ka na? Oo, asawa ko to, si Erica. Erica si Clark, buddy-buddy ko nung high school. Napahawak pa si Philip sa balikat ng kaibigan at masayang tinignan nito. Napatingin din ito sa mga batang kasama nito at hindi maiwasang maingit dito. Hi! Nice meeting you! Nakangiti na mabati ni Erica at saka nilahad ang kamay sa mag-asawa at saka kumamay. Nice meeting you din! Binawian din naman siya ng ngiti ng dalawa at saka kumamay na rin. Maya-maya pa'y napahinto na nga sila sa kanilang pamimili upang makipagkamustahan muna sa isa't isa
dahil halos ilang taon din nilang hindi nakita ang isa't isa. Kung kaya't sinamantala nila ang pagkakataong yun para makapagkamustahan man lamang. Mabutit nakita kita. Eh balak pa nga sana kitang hanapin sa Facebook. Kukuhanin sana kitang ninong nitong bunso ko. Bibinyagan na siya sa isang buwan. Wika ni Clark. Kung sakali ay pang isang daan mahigit na nilang inaanak itong batang cute na hawak ng asawa ni Clark. Sa tingin ng iba ay parang ganito na nga lang ang role ng dalawa. Ang maging ninong at ninang sa mga anak ng mga taong importante sa kanila. Hindi naman maitatago ni Philip ang maingit. Wow, mabuti ka at may anak na. Kami, hanggang ninong at ninang na nga lang siguro. Pabiru niya pang sabi pero sa loob-loob niya ay naiinggit na talaga siya sa mga kabatch niya na may mga anak na. Bigla namang nagtaka ang reaksyon ng mukha ni Clark at saka nagtanong, "Wala pa ba kayong anak?" tanong niya. Pasimple namang humawak si Erica sa braso ng asawa. "Wala pa eh." Sagot ni Philip sa tono ng may kaunting pagkadismaya. "Nako, ilang taon na ba kayong kasal?" muling tanong ni Clark. 3 na. Matipid na sagot naman ni Clark. Nabigla naman si Clark. 3? Abay dapat nakakadalawa na pala kayo, 3. Tingnan mo kami. Taon-taon may binibinyagan. Palibhasa ay magaling mag-manage ng oras tong asawa ko. Kapag alam na na napapasobra na sa trabaho, umihinto muna para magpahinga. Pagmamalaki naman ni Clark sa kanyang asawa. Tila natamaan naman sina Philip at Erica sa sinabing iyon ni Clark. Gustuhin man na segundahan nito at ikumpara ang kanyang asawang si Erica sa asawa ni Clark ay hindi pa rin niya magawa dahil asawa pa rin niya si Erica at ayaw niyang mapahiya ito sa harap ng madami upang sa kanya mabato ang sisi kung bakit hindi sila magkaanak-anak. Kaya naman ibinaling na lamang ni Philip ang sagot sa kanyang magiging inaanak. Tahimik lang din si Erica at naghihintay na lamang na matapos ang konversasyon ng dalawa. That's good, tama naman. Taking rest is necessary. Anyway, kailan nga ulit ang binyagan ng kitang batang yan? Sabi ni Philip. Gumiti naman si Clark at saka sumagot. Next month na, punta kayo ha? Huy, maaari ha, pupunta kayo. Sabi pa niya at binaling ang atensyon kay Erica. Sure, thank you. Sagot naman ang dalawa. Nang makauwi sila ay pansin na ni Erica ang pagiging tahimik ni Philip maging noong nasa kotse pa lang sila. Hinala niya ay iniisip na naman nito ang kanilang kondisyon na hirap magkaanak kaya bigla na lamang itong nawala sa kanyang mood. Honey, pansin ko kanina ka pang tahimik ka. Nakausap mo lang yung Clark parang nawala ka na sa mood. May problema ba? Tanong ni Erica sa asawa habang abala sa pag-aayos ng hapagkainan. Wala, pagod lang ako. Sige na, mauna ka nang kumain. Mamaya na ako. Sabi ni Philip. Kahit hindi sabihin ni Philip ang totoo, ay halata na ito sa kanyang pagbabago ng mood at kilos. Sigurado ka? O masama bang pakiramdam mo? Ulit naman ni Erica sa asawa. I'm okay, don't worry. Gumiti na lamang ng peke si Philip at saka tumangu na lamang at sumang-ayon si Erica. Okay, wika niya. Hinayaan na lamang ni Erica ang asawa dahil ramdam nito na meron naman talaga itong nararamdaman na nakapagpabago ng mood ng asawa. Mas lalo siyang naawa rito at na-guilty dahil siya naman talaga ang dahilan kung bakit hindi mabuo-buo ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi din naman kasi niya maaaring ipagsawalang bahala ang kanilang trabaho mag-asawa dahil kailangan sila ng kanilang mga tao. Lalo na't siya sa pagiging hands-on niya sa mga ito kaya hirap siyang nakawan nito ng oras kahit kaunting minuto lamang para sa bakasyon o anumang uri ng pagliliwaliw. Kinagabihan bago sila matulog ay muling nagpakita ng motibo si Philip kay Erica na gusto niyang may mangyari sa kanila ngayon. Kung kanina ay mailap si Philip kay Erica, ngayon naman ay siya na muli ang nagpapakita ng kanyang atensyon. Sa paglalambing ni Philip sa asawa ay tinabihan niya ito sa kama tsaka niyakap sa likod ng mahigpit. Are you tired, hon? Mahinang tanong niya kay Erica. Papikit na sana si Erica. Hinawakan niya ang mga bisig ng asawa na nagsisilbi rin niyang pahinga. Mahal na mahal niya si Philip
kahit alam niya na sa sarili niya ang sobrang dami niya ng pagkukulang dito. Kung alam lang din ni Philip, halos araw-araw, sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa mga bagay na hindi niya maibigay kay Philip. Medyo, hon, nanghihinang tugon ni Erica sa asawa. Mas hinigpitan naman ni Philip ang kanyang pagkakayakap sa kanyang asawa. Gusto mo bang tanggalin ko ang pagod mo? Bulong niya. Inilapit pa niya ang kanyang mga labi sa ibabaw ng tenga ni Erica at hinalik-halikan pa ito. This is every woman's weakness. At kapag ginawa ito sa kanya ni Philip, ay hindi niya mapigilang hindi mapagkagat sa kanyang pangibabang labi anumang klase ng pagod ang nararamdaman niya ngayon. Sandali namang humarap si Erica kay Philip. Ikaw talaga, pwede bang bukas na lang, hon? Malumanay niyang tanong. Nagmistula namang isang maamong tupa ang itsura ni Philip. Bakit bukas kung pwede naman ngayon? Aniya. Pinipigilan na lamang nga ni Erica ang kanyang pagiti sa reaksyon ng mukha na iyon ng kanyang asawa. Ngunit bandang huli, pinagbigyan na rin niya ang kanyang asawa sa gusto nitong mangyari. Sige na, hon, please. Pakiusap ni Philip at pumayag na rin ang babae. Oh, sige na nga. Sabi niya tsaka hinalikan ng asawa sa kanyang mga labi. I love you. Sabi ni Philip. I love you too, hon. Tugon naman ni Erica. Hanggang sa tuluyan na nilang inangkin ang buong magdamag. Nang sumunod na araw ay naobserbahan ni Erica na tila apat na araw na siyang hindi dinadatnan. Hindi naman siya irregular kaya nagtaka na siya kung bakit nagkakaganoon ang menstruation niya. Sinabi niya ito sa kanyang asawa na abala naman sa pagtitipa sa kanyang laptop. 4 days na akong delayed, hon. Bungad ni Erica sa kanyang asawa. Napatigil naman si Philip sa kanyang ginagawa at tila ay may umusbong na bagong pag-asa sa kanyang puso. Talaga? Tara, pa-check up tayo. Malay mo, yan na yun. Sabi niya kay Erica. Ngumiti naman si Erica sa asawa. Okay. Sana ito na talaga yun, hon. Punong-puno ng pag-asa na sabi ni Erica. Noong mga oras din yun na iniwan na nila ang kanilang ginagawa at mabilis na nagpunta sa clinic. Sabik na sabik sila sa maaaring sabihin ng doktor. At kapag tunay ngang buntis na si Erica, ay ito na marahil ang pinakamasayang araw para sa kanilang dalawa. Doc, ano po? Buntis na po ba ang asawa ko? Nananabik na tanong ni Philip sa OB. Sa reaksyon ng mukha ng doktor ay tila alam na nga nilang isasagot nito. Ngunit gusto pa rin nilang pakinggan ang rason kung bakit nga ba na-delayed ang buwan ng dalaw ni Erica. Nako miss, mister, false alarm po. Ang nakikita ko ho na dahilan ng pagka-delayed ay stress at pagod. May possibility talaga na mag-stop ang menstrual cycle natin dahil sa paiba-ibang kondisyon o mood ng ating katawan. At kapag sobrang pagod o madaming iniisip, ay mataas talagang posibilidad na huminto ito. Paliwanag ng doktor. Maraming beses na nilang narinig ang ganitong dahilan na stress at pagod. Umaasa pa naman sila na nabuo na ang baby kasama ng kanilang pag-asawa na sa wakas ay magiging mga magulang na rin sila. Ngunit sa pagkakataong ito ay muli na naman silang nabigo. Muli na naman silang pinaasa ng maling hinala at pagkakataon. Lalong nakaramdam ng pagsisisi si Erica sa kanyang sarili dahil alam niya na siya naman ang may mali at pagkukulang. Kahit pa sabihin ginagawa naman niya ang lahat ay hindi pa rin talaga yon sapat para matugunan niya ng buo ang kanyang responsibilidad bilang isang ina. Ganun po ba? Akala ko yun na. Nanulumo namang sagot ni Philip sa doktor. Ramdam naman ng doktor ang panulumong yon ng mag-asawa. Lalong-lalo na si Philip dahil sa pagkaakalang yun na. Pero wala pa pala. Eh, hindi pa ho, mister. Pero malay nyo naman ay on the way na. Teka ho, ginagawa niyo ba yung mga advice at suggestions ko? Baka naman kasi hindi. Tanong ng doktor. Eh, hindi po kasi maiwan ang trabaho to kay. Kaya hindi pa makapagbakasyon. Si Erica naman ngayon ang sumagot. Nako, yun nga lang po. Pero kung gusto-gusto niyo talagang magkaanak, dapat hinahanapan niyo talaga ng panahon at pagkakataon. Dahil pagkatapos nun ay maaari niyo namang ituloy ang trabaho.
You need to be healthy, Mrs. Dahil baka mas mahirapan po kayo kapag umedad na kayo. Mas posible po yun sa high risk. Muling paliwanag ng doktor. Sumang-ayon na lamang ang dalawa sa sinabi ng doktor. Sige po, Doc. Salamat po. Sabi nila. Hanggang sa makauwi ay yun pa rin ang iniisip ng dalawa. Huminga na lamang ng malalim si Philip at bumalik na lamang sa harapan ng kanyang laptop upang ituloy ang trabaho. Hanggang kinagabihan ay wala pa rin imika ng dalawa. Tila nga nangihina ang katawan at walang gana. Si Erica na ang unang lumapit sa asawa upang sabihin ang kanyang napagpasyahan. Hon, let's take a break. Sabi niya sa asawa nang nakangiti. Ito naman talaga ang matagal nang nirequest ng kanyang asawa sa kanya. Maging ng kanyang OB ay ito rin ang ina-advise sa kanila. Ilang taon na rin silang hindi nagbabakasyon na sila lamang mag-asawa dahil napako na si Erica sa kanilang negosyo. Palibasa nga ay laki sa hirap kaya nasanay na ang katawan ni Erica na laging gumagalaw at nagtatrabaho. Sa kanibilang banda naman ay hindi naman makapaniwala si Philip sa sinabing iyon ng kanyang asawa. Sigurado ka? Nagtatakang tanong ni Philip. Tumango si Erica at saka ngumiti. Nariyan naman ang mga tao natin, di ba? They know what to do naman. Let's make time for each other. Desidido niyang sagot. Labis naman itong ikinatuwa ni Philip na sa wakas ay naisip na rin ng kanyang asawa ang ganitong bagay at napagtantong maaaring tama ngang sinasabi ng lahat na siyang mas may kailangan ng ganitong klaseng pahinga. Thank you. Wika ni Philip at saka hinalikan ng asawa sa kanyang noo. Sa magandang isla ng Anilao, Batangas sila nagpunta. Exclusive sa kanilang buong lugar upang wala na rin maging distractions pa. 3 days and 2 nights silang mag-i-stay dito at sisiguraduhin nilang susulutin nila ang bawat araw na magkasama sila. Umupo sila sa may puting buhangin sa may dalampasigan at doon ay pinagmasa ng buong ganda ng karagatan na kulay puti at halos kita nang nasa ilalim ito dahil sa sobrang linaw at linis ng tubig. Tamang-tama rin ang panahon na hindi gaano mainit para hindi masakit sa balat at masarap pa din at mailiwalas ang hampas ng hangin. Namiss ko to, sabi ni Erica at saka inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Philip. Namiss din kita. Thank you for making time with me. No paper piles, urgent calls, meeting, and stressful problems. Just you and me. And this peaceful nature. I will never regret na ikaw ang minahal ko. You will be my forever love, honey. I love you, Erica. Makabagbag damdamin namang sagot ni Philip. Ramdam na ramdam naman ni Erica ang pagmamahal sa kanya ng kanyang asawa kaya gagawin niyang lahat para masuklian ito sa pamamagitan ng pagbigay dito ng supling na matagal na nilang hinihiling at ipinagdarasal. Thank you. Let's just make this vacation memorable. At simula ngayon, gagawin na lagi natin to. Ang sarap pala sa pakiramdam. Nakangiting sabi naman ni Erica at masinigpitan pang pagkakayakap sa asawa. Habang nasa bakasyon ay parehas muna nilang in-off ang kanilang mga cellphone upang wala nang makapang-istorbo sa kanila. E-enjoyin lamang nilang 3 araw na ito na walang anumang iniisip nang sa ganon ay hindi na sila mahirapan pa na sa kanilang dahilan kung bakit talaga sila nandito. Tila kulang na kulang pa nga ang 3 araw na iyon para sa kanilang dalawa. Muli silang bumalik sa Maynila na punong-puno ng pag-asa. Pinalipas muna nilang ilang araw bago sila tuluyang bumalik sa kanilang OB. Umulit na naman kasi ang pagiging irregular ng dalaw ni Erica kaya umaasa sila na ito na yon. Pero parehong sagot pa rin ang nakuha nila sa doktor. Negative pa rin kahit mag-PT ay wala pa rin. Honey, ano? Anong result? Sabik na tanong ni Philip sa asawa. Ngunit malungkot na mukha lamang ang isinagot ni Erica at saka umiling. Wala pa rin. Honey, baka kailangan mo na mag-take nung meds na sinasabi ng OB mo. Sabi ni Philip na tila desperado na. Honey, pang may PCOS lang daw yon. Eh wala namang finding sa akin na may PCOS ako eh. Eh malay mo nga yung gamot na yun ang kailangan mo, diba? Pagpupumilit pa ni Philip.
Nanliit naman ang mga mata ni Erica na tumingin sa kanyang asawa. Ni hindi niya nga rin alam ang kanyang gagawin. Magkaanak lamang sila. Mabuntis lang siya. Lahat naman ay ginawa na rin niya pero yung ganitong bagay ang tila hindi niya magagawa. Han, ano ba yung mga pinapagawa mo sa akin? Nag-out of town na nga tayo, di ba? Sari-saring herbs na rin ang iniinom ko. Ano pa ba magagawa ko para lang mabuntis? Ako ba talaga may problema o ikaw? Tumigil sandali ang kanilang mundo sa tanong na yun ni Erica. Hindi niya na napigilan pa ang sarili kaya hindi niya na sinadyang natanong yon sa kanyang asawa. I'm healthy, Erica. Huwag mong ibaling sa akin ang problema. Mariing sagot ni Philip hanggang sa tuluyan na nga siyang nag-walk out. Hindi na alam na mag-asawa ang nangyayari sa marriage nila. Dahil lamang naman sa kagustuhang magkaanak ay hindi na rin nila namamalayang unti-unti na silang lumalayo sa isa't isa dahil sa napapadalas na nilang tampuhan. Mahal naman talaga nila ang isa't isa. Ngunit para kay Philip ay mas masaya talaga ang marriage kapag may munting supling na silang nakakasama. Wala rin sa opsyon nilang mag-ampon dahil ang gusto rin ni Erica ay siya mismo magluwal sa bata. Wala rin silang intensyon na saktan ng isa't isa. Ngunit tila ganun na talaga ang nangyayari. Nang lumipas ang araw ay bihis naman si Philip na lumapit kay Erica. Busy ka? Tanong ni Philip sa asawa habang inaayos ang manggas ng kanyang long sleeve. Oo eh. Matipid na sagot naman ni Erica. May lunch meeting ako. Then after nun, puntahan ko lang si Clark. Magninong ako ron. Remember? Humarap pa sa salamin ng lalaki tsaka inayos naman ng buhok. Tila iba nga ang aura ng mukha ngayon ni Philip. Guwapong-guwapo na animoy binata pa kung pumorma. Na hindi na nga ito napansin ni Erica dahil sa kanyang labis na pagkakaabala. Ah, oo nga pala, no. Sige. Hindi na kita masasamahan, Han. Alam mo na, hindi naman pwedeng wala tayo rito pareho. Sagot naman ni Erica at inaasahan na rin naman yon ni Philip. Nang maayos na ni Philip ang sarili ay kinuha niya ng gamit at saka akma ng aalis. Yes, I understand. Bye, sabi niya. Ingat ka! Tugon naman ni Erica. At nang nakatalikod ng kanyang asawa ay sumagot din naman ito. Okay. Busy nga si Erica, ngunit mabilis niyang napansin kaagad ang pagbabago ng kanyang asawa mula nung huli nilang away. Nang matapos ang meeting ni Philip ay dumiretso na nga siya kina Clark. Philip, mabuti naman at nakarating ka. Kung hindi ay sigurado na magtatampo ako sa'yo. Bungad ka agad ni Clark sa kanya. Actually, galing na akong meeting and after noon, naisipan ko na nga na dumiretso rito. Paliwanag naman ni Philip. Sandali namang lumingon sa likuran si Clark. Si Mrs., parang hindi mo kasama. Usisa niya. Oh, she's busy. Kaya ako na lang muna nagpunta. Sabi naman ni Philip. Aba, kung ganun pala ay makakapag-inuman tayo niyan. Pabirang sabi pa ni Clark na kaagad namang sinang-ayunan ni Philip. Why not? Namiss ko rin yon, sabi niya. Aba, gusto ko yan. O siya, tara na sa loob para makakain na tayo at makarami na. At tuluyan na nga silang pumasok sa loob ng bahay ni na Clark. Isinama ni Clark si Philip sa may buffet table. Get all you want, Philip. Huwag kang mahihiya, sabi niya sa kaibigan. Sure. Sakto at gutom na gutom na rin ako. Thanks, Clark. Sagot naman ni Philip. Habang namimili ng sasandukin ay bahagya namang napahakbang patalikod ang babaeng nasa kanyang harapan dahilan ng pagkatapak nito sa kanyang sapatos. Oops, sorry! Humarap ka agad ang babae at saka humingi ng paumanhin dito. No, it's okay. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Nagkasalubong ang kanilang mga paningin hanggang sa umimik na rin ang babae. Sige na. Mauna ka nang kumuha, sabi ng babae. Maganda at sexy. Gumisi naman si Philip kaya lalong nangibabaw ang kagwapuhan nito. You're a woman, so mauna ka na. Sige na, I can wait, sambit naman ni Philip. Gumiti naman ang babae at saka umiling. Okay, sabi mo eh. Thank you, aniya.
Nang makakuha na sila ng pagkain ay nauna nang maupo ang babae sa may bakanteng mesa. Nakita niya namang tila naghahanap pa ng mauupuan si Philip, kaya tinawag niya na ito at inalukan na doon na lamang umupo. "Hey! Dito ka na maupo! Wala kong kasama rito!" Malakas na sabi pa ng babae kaya napatingin kaagad si Philip. Alam niyang siyang tinutukoy nito dahil siya lang naman ang nakatayo roon ng mga oras na yon. "Okay lang?" tanong niya sa babae. "Oo naman, upo ka," sabi ng babae at inilapit pa ang silya sa kanya. "Okay, thank you," sagot ni Philip. Doon ay sabay na silang kumain. Hindi naman maiwasan ng babae na hindi mapatingin kay Philip dahil talagang napakagwapo ng lalaking ito. Para siyang isang sikat na artista o modelo sa telebisyon. "Friend mo si Clark?" tanong ng babae. "Yes, body-body ko siya since high school. Ikaw?" sagot naman ni Philip. "Ah, workmates kami. Ninong ka rin?" muling tanong ng babae at saka tumugon naman si Philip at tumango. Itinigil naman sandali ng babae ang kanyang pagkain at pinunasan ang table napkin ng kanyang mga labi. Matapos noon ay inilahad niya na ang kamay sa lalaki upang magpakilala rito. "By the way, I'm Selena." Pagpapakilala ni Selena. Natigilan naman sa pagkain si Philip. Napatingin siya sa kamay ng dalaga na kasalukuyang nakalahad sa kanya ngayon. Namulan naman ang pisngi ng dalaga. Sa isip niya ay baka may magalit kaya matagal makipagkamay ang lalaki. "May magagalit ba? Sorry." Aalisin na sana ni Selena ang kanyang kamay nang kunin na kaagad ito ni Philip at nakipagkilala na rin sa kanya. "No, no. Hindi ko kasama yung asawa ko. I'm Philip." Pagpapakilala niya. At doon ay nagkamaya na rin sila. Itinuloy na muli nila ang pagkain at ang kanilang pag-uusap. "So, you're married?" usisa pa ni Selena. "Yes, ikaw? May asawa ka na rin ba?" tanong pa sa kanya ng lalaki. "I'm single," proud na sabi ni Selena. "Good," gumiti si Philip at tumangutango. "After this, uuwi ka na?" tanong ni Selena. "Baka hindi pa, nagyaya pang mag-inom si paring Clark eh. Ikaw, umiinom ka ba?" tanong ni Philip kay Selena. "Of course, alak lang pala eh," sagot ni Selena. "Good, good, inom tayo mamaya." Tapos na rin silang kumain at unti-unti na rin nagsisialisa ng mga bisita. Naroon pa rin sina Selena at Philip habang ine-enjoy ang kumpanyo ng bawat isa. Panay pa rin ang kwentuhan nila kaya hindi na nila namamalayan pang oras. Sinamahan na rin sila roon ni Clark na may dala ng alak para sa kanila. "O ayan, para mas masarap ang usapan ninyo. At saka, ano bang pinagkakwentuhan ninyo riyan? Pasalin naman ako," pabirong sabi ni Clark sa dalawa. Habang lumalalim ang gabi, panay pa rin ang missed call sa text messages ni Erica sa asawa. Ngunit hindi na inabala pa ni Philip ang sarili upang sagutin isa man lamang sa mga ito. Paalis na rin si Clark dahil may mga bisita pa rin siya sa loob na ine-entertain din niya, kaya naiwan na lamang doon ang dalawa. Tila may mga tama na rin sila ng alak at unti-unti na rin nakakapagpalagayan ng loob. "Bukas may gagawin ka?" tanong ni Selena kay Philip. "Business," matipid na tugon naman ang lalaki. Lumuwag naman ang ngiti ni Selena sa kanyang mga labi nang malamang negosyante si Philip. "Negosyante ka pala. Cool yan. Boring ang may boss eh," sabi ni Selena. "Yes, pero compared sa iba, mas mabait akong boss," sabi naman ni Philip. "Wow, totoo ba? Hiring ba kayo?" Biniro na rin ni Selena ang lalaki ngunit tila siseryosohin naman ito ng dalaga. "Actually yes, ngayon hiring ako ng secretary." Taas na ang sabi ni Philip. Mas lumutang nga ang kanyang kagupuhan dahil sa pamumungay ng kanyang mga mata. "I'm just kidding. Ano na lang sasabihin ng asawa mo kapag nalaman niyang nagninong ka lang dito pag uwi mo may daladala ka ng sekretarya?" Katawa-tawa namang sagot ni Selena. "You're not sure with that? You don't know her. She would love to know na may bago kaming empleyado,"
Sagot naman ni Philip. Doon ay nagsalubong naman ang mga kilay ni Selena at muling nagtanong. Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Okay, mag-a-apply ako. You're hired. Are you joking? Taas kilay na tanong ni Selena. Mukha ba ako nagbibiro? Tanong naman ni Philip. Whatever, bahala ka. Bukas sa bukas, nasa opisina mo na ako. Napangisi naman si Philip. Walang problema. Samantala, alas 10 na ng gabing yon at iyon ang unang pagkakataon na hindi pa nakakauwi ng maaga si Philip. Alalang-alala na nga si Erica dahil hindi man lamang sumasagot si Philip sa mga tawag niya ni hindi niya matawagan si Clark dahil hindi naman niya ito personal na kakilala at isa pa'y wala rin siyang number dito o maging ang FB nito ay hindi rin niya alam. Habang si Erica naman ay alalang-alala na naghihintay kay Philip, ay iba na palang pinagkakaabalahan ni Philip. Tanging umul na lamang sa sasakyan ni Philip ang nangibabaw sa lalim ng gabing yon. Hingal na si Philip at saka sumandal sa driver's seat pagkatapos may mangyari sa kanila ni Selena. Sabik na sabik eh. Hindi ka ba nakakascore sa asawa mo? Tanong ni Selena at saka nagsindi ng Yossi. Oo, nakakascore naman. And that's normal for a married couple, right? Pero yung sa'yo, iba. Ibang-iba. Kaya sigurado akong hahanap-hanapin ko yan. By the way, here. This is the address of our office at nandiyan na rin ang contact number ko. Pumunta ka sa office ko for formality. Sabay kinuha niya sa dashboard ng sasakyan ng maliit na papel at inabot ito kay Selena. Kumulat naman ang noon ng dalaga sabay hit-hit ng sigarilyo. Seryoso ka ba talaga? Mag-aawal ako sa pinagtatrabahuhan ko. Tanong niya. Ngumisi naman si Philip. Kung kinakailangan, mas deserve mo ako kesa sa boss mo ngayon. Aniya. Talaga ba? Maating sagot naman ni Selena. Definitely. Sa sagot na iyon ni Philip ay bigla namang napatawa ang dalaga. Oh, bakit ka natawa? Nagtatakang tanong naman ni Philip. May problema kayo ng asawa mo, no? Halata naman ito ni Selena dahil kung matinong asawa ka at wala namang problema sa asawa mo, hindi ka gagawa ng bagay na ikakasama ng loob niya. We're okay. Gusto ko lang tumikim ng bagong patahe. At dahil na-addict ako sa inihain mo, gusto na kitang makasama araw-araw. Kahit doblehin ko pang sweldo mo ngayon, gagawin ko. Pumayag ka lang na maging secretary ko. Paninindigan naman ni Philip na tila tuluyan na ngang nahumaling sa angking karisma ng dalaga. Pagkatapon ni Selena ng sigarilyo sa labas ay humarap na siyang muli sa desperadong si Philip. Fine, dadating ako bukas. May next round pa tayo eh. At gusto ko, doon mismo sa opisina mo, para may thrill. Sabi niya sa malanding tono. Napangisi tuloy si Philip sabay sabing, ah, pilya ka talaga. Inayos na rin ng babae ang kanyang sarili para lumabas na sa sasakyan at lumipat na sa kanyang kotse. O siya, sige na, nilipat na ako sa kotse ko. Ingat ka and see you tomorrow. Pahabol pa niyang sabi. See you! Tuga naman ni Philip sabay halik muli sa mga labi ni Selena. Habang nagmamaneho pa uwi ay hindi pa rin nawawala ang mga ngiti sa labi ni Philip. Mukhang ang tinamaan na ito kay Selena. Ni hindi nga siya nangangamba na baka magalit sa kanya ang kanyang asawa. Na makauwi na si Philip ay kaagad na siyang sinalubong ng asawa niyang si Erica na punong-puno pa rin ng pag-aalala ang reaksyon ng kanyang muka. Han, ikaw na ba yan? Oh my God, sobrang nag-aalala ako sa'yo. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Alas 11 na, saan ka ba nang galing? Sunod-sunod niyang sabi. Si Philip naman ay dire-diretso lang na umakyat ng hagdan na ani mo ay hindi nakita ang asawa. Hindi ba sabi ko naman sa'yo kanina ka na paring Clark ako pupunta? Sabi niya rito ng inis ang tono. Oo nga. Pero sana naman, sinagot mo man lang kahit isa sa mga tawag ko o text ko para hindi ako nag-aalala.
Tapos amoy ala ka pa. Ano bang gusto mong maramdaman ko? Pagkapasok sa kanilang kwarto ay humiga siya ng malalim at saka humarap kay Erica. Honey, nandito na ako. Safe and sound. Hindi mo na ako kailangang bungangaan pa, okay? Tara na, matulog. Sabi niya nang may pagpipigil. Hindi na lamang sumagot pa si Erica. Sa isip niya ay siguro nga ay pagod si Philip kaya ganoon ang reaksyon ng asawa niya kaya hinayaan na lamang niya ito. Hanggang sa makahiga sila ay malamig pa rin ang pakikitungo ni Philip kay Erica. Katulad ng laging sinasabi at ginagawa ni Philip kay Erica, sa tuwing pagod ito ay nilapitan din niya ang asawa upang tanungin ito. Honey, I'm tired. Gusto mo bang tanggalin yung pagod ko? Malambing na sabi ni Erica sa asawa. Hindi naman niya inaasahan ang sagot ni Philip. Pagod din ako. Next time na lang. Aniya. Pakiramdam naman ni Erica ay napahiya siya sa puntong yun. Kaya hindi niya na ito inulit pa. Okay. Ito na lamang ang kanyang nasabi. Bumalik na lamang sa pagkakahiga si Erica at hinayaan na lamang nga na makapagpahinga at makatulog si Philip na kasalukuyang nakatalikod sa kanya. Ramdam niyang may mali. Parang may nagbago. May hindi tama. Pero kung ano man yon ay mas gusto na lamang ni Erica na tumahimik at baliwalain na lamang napapansin niyang iyon sa asawa. Kinaumagahan na una nang nagising si Philip at maaga na ring nag-ayos. Han, ang aga mo ah. May appointment pa tayo ngayon? Usisa ni Erica sa asawa na kasalukuyang nakaharap sa kanilang salamin at inaayos ang kanyang necktie. Ako meron. May interviewin ako ngayon bago ko ang secretary. Maaga ko siyang pinupunta dahil tuloy-tuloy na ang appointment ko maghapon. Nagtaka naman si Erica dahil hindi niya naman maalalang may nabanggit sa kanya si Philip tungkol dito. Secretary? Parang wala ka naman nabanggit sa akin na kailangan mo ng bagong secretary. Paano si Luna? Hindi ko na sinabi dahil busy ka nung nakaraan. Hindi mo rin naman maaasikaso. At saka si Luna, ililipat ko siya sa Batangas. Doon ko na siya i-assign bilang supervisor sa planta. Sagot pa ni Philip. Extra handsome kumbaga ang looks ngayon ni Philip. Napapatingin na lamang si Erica sa asawa dahil hindi naman ito ganito usually kapag pupunta sila sa opisina. Okay, kikilananin ko na lang siya mamaya pagpunta ko ng office. Hindi pa nga nakaligo si Erica nang umalis ng asawa. Okay, I'll go ahead, sabi ni Philip. Bye! Pahabol naman ni Erica sa kanya. Magsasabi pa sana siya ng I love you pero mabilis lang lumabas ng silid ang asawa. I love... Para kay Erica, it's too early to ask or confront Philip regarding to his changes. Pakiramdam niya kasi ay pinipigilan din siya ng kanyang konsensya dahil sa isip niya ay siya naman ang dahilan kung bakit bigla na lamang nagbago ang asawa sa pakikitungo sa kanya. Nasa daan pa lamang ay tinawagan na ni Selena si Philip. Nandoon na siya sa opisina ng lalaki, mas maaga pa sa inaakala ni Philip. Alos makita na ang kanyang kaluluwa sa kanyang suot kaya siguradong lalong maaakit sa kanya si Philip. Nasaan ka? Tanong ni Philip. Ang lawak pala ng opisina mo. Bagay na bagay ako rito. Bungad ni Selena na tila nakapasok na nga sa loob. Napangisi naman si Philip at saka napailing. Wait for me, okay? Ito na lamang ang kanyang nasabi. Of course! Yun naman talagang ginagawa ko. Bilisan mo na. Nauuhaw na ako sa'yo. Pang-aakit naman ni Selena sa kabilang linya. Coming! Sagot naman ni Philip at saka mas binilisan ang pagmamaneho. Nang makarating na si Philip sa kanyang opisina ay kumaripas ito ng takbo kung saan naghihintay doon si Selena. Oh my God, you're so handsome, Philip. Paano pa ako makakaalis sa'yo? Naangkin mo ng buong sistema ko. Natapos na muli ang kanilang pinagsaluhan ng ganong kabilis na tila sabik na sabik talaga na muling makasama ang isa't isa. You're so good. Sa'yo lang ako hininga lang ganito. Anas ni Philip. Gago. Tawang-tawa naman sagot na Selena tsaka umalis na sa pagkakakandong sa mga hita na lalaki. Sige na, magdamit ka na.
Maya-maya pa'y nariyan ang asawa ko, utos ni Philip kay Selena. Habang inaayos si Selena ang kanyang buhok ay napaisip naman siya sa sinabi ni Philip. Oh, makikilala ko na pala ang papalitan ko. Pabiru niyang sabi, pero para sa kanya ay seryoso ito. Crazy. Kaya mo ba? Paghahamon naman ni Philip. Humarap si Selena kay Philip at saka nagtaas ng kilay. Don't dare me, Philip. Kaya kong angkinin ang lahat-lahat nang walang kahirap-hirap. Pambabanta niya. Ilang oras din ang lumipas nang dumating na rin doon si Erica. Han? Pumasok na ito sa loob ng opisina. Siya ba yung bago mong secretary? Bungad niyang tanong. Nadatnan niya roon ang asawa na nakaupo sa kanyang office chair at doon naman sa harap ang upuan nakaupo si Selena. Hindi naman maiwasan ni Erica na hindi mapatingin sa bagong sekretarya mula ulo hanggang paa. Masasabi niyang mas lawad itong manimit at sexy kesa kay Luna, yung dati nilang sekretarya. Pero kung siyang papipiliin, ay mas gusto niya si Luna kumpara kay Selena. Yes, honey. She's Selena. Selena, my wife, Erica. Lumingon na rin si Philip kay Erica at saka pinakilala ng dalawa sa isa't isa. Tumayo na rin si Selena at kumiti kay Erica. Katulad ni Erica, hindi rin napigilan ni Selena na titigan ang asawa ni Philip mula ulo hanggang paa. Simple lamang ito at maamo ang mukha. Mukhang mabait at inosente. Sa isip niya ay ganito nga siguro ang tipo ni Philip sa babae. Baka sa kama lang talaga siya kailangan ni Philip, ngunit wala na rin siyang pakialam dahil ang mahalaga sa kanya ay kung mahal talaga siya ng kanyang asawa ay hindi ito maghahanap ng iba. Napakaganda niyo naman pala, Miss Erica. By the way, good morning po. I'm Selena. Nice meeting you po. Nakangiting bungad ni Selena kay Erica. Binawian din siya ng ngiti ng babae. It's nice to meet you too. Nabriefing mo na ba siya, honey? Lumapit siya sa asawa at saka umakbay sa balikat nito. Pasimple namang napatingin doon sa Selena at saka muling tumingin sa dalawa. Napatingin din sa kanya si Philip at may pagkakataon na nagkakasalubong pa ang kanilang mga tingin at doon sila nag-usap-usap sa mga tingin na iyon. Yes, tapos na. At ang new agenda namin ngayon ay ang lunch meeting with the Garcia Corp. May experience na rin naman kasi si Selena kaya sigurado akong basic lang to sa kanya. Tama ba, Selena? Sabi ni Philip at saka tumayo na siya at inalis na ang kamay ni Erica na nakapalupot sa kanyang balikat. Oo naman, sir. Basic na basic. Nakangiting sagot naman ni Selena. Good. Tugon naman ni Philip. Umimik naman si Erica. Honey, parang gusto kong sumama. Aniya. No need, hon. Hindi ba sabi mo nga dati, hindi pwedeng parehas tayong wala dito sa opisina? At saka, kaya na to ni Selena. Malaking tiwala ako sa kanya. Let's go, Selena. Baka balate pa tayo. Doon na rin tayo mag-lunch. Wika pa ni Philip. Wala nang nasabi pa si Erica kaya pinigil na lamang siyang umiti. Sabay sabing, okay, mag-iingat kayo. Normal lang naman sa isang boss at sekretarya na lagi magkasama dahil sa trabaho. Ngunit ang kaso ni na Philip at Selena ay halos late night na ay nagkakausap pa rin. Sa mga lakad na hindi na pinapasama ni Philip si Erica, doon ay talagang kinukutuban siya. Ayaw man niyang maramdaman pero hindi niya maiwasan. Hindi niya alam kung magtatanong ba siya o kukumprontahin ba niya ang asawa, ngunit sigurado siyang sa kanya pa rin babalik ang sisi. Kaya hindi na alam ni Erica ang kanyang gagawin. Habang lumilipas ang mga araw, nagbabago na rin ang pakikitungo sa kanya ng kanyang asawa. Kung dati ay si Philip ang naghahabol sa oras na to, ngayon naman ay si Erica nang namamalimos ang oras at panahon sa kanyang asawang si Philip. Nasasaktan siya sa naging pagbabago nito, ngunit kailangan niyang tiisin dahil kung tutuusin, ay siya naman ang dahilan kung bakit bigla itong nagbago. Makalipas ang ilang linggo ay nagkatagpo naman sa clinic si ni Erica at Selena na sabay nagpapacheck up sa OB ni Erica. Hi! Siya rin palang OB mo? Bati ni Erica kay Selena.
napalingon naman sa kanya si Selena. Oh, Miss Erica, yes po. Actually, may nagsuggest lang sa akin na magaling si Doktora Medrano kaya dito ako nagpunta. Sagot niya at saka ngumiti si Erica at sumagot. Ah, I see, okay. Maya-maya pa'y dumating na ang assistant ng doktora, tinawag na si Erica. Miss Erica, kayo na po, sabi ng assistant. Tumayo na si Erica at pansamantala na munang nagpaalam kay Selena. Sige, may iwan na muna kita dyan, aniya. Okay, Miss Erica, tugon naman ni Selena. Sabay silang nagpa-check up noong araw na yon. Pareha silang delayed at nagiging madalas na itong nangyayari kay Erica. Noong nakaraang linggo ay may nangyari sa kanila ni Philip, ngunit hindi na rin siya umaasa na buntis siya dahil lagi namang negative ang resulta na sa kanya. Totoo ba to? I have an ovarian cancer. I can't believe it. Mahinang sabi ni Erica sa kanyang sarili nang malaman ang resulta ng mga tests na isinagawa sa kanya. Sa kabilang banday, wala namang mapagsidlan ang saya ni Selena nang makita niya naman ang kanyang resulta. Buntis ako? Oh my God! Kailangan malaman to ni Philip! Naluluhang sabi ni Selena sa sarili at wala nang pinalampas pang oras kaya sinabi niya na kaagad ito kay Philip. Selena, ano yung mahalaga mong sasabihin? Tanong sa kanya ni Philip habang naroon sila sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Selena at sinabi niya na kay Philip ang naging resulta. Philip, buntis ako! Buntis ako! Naiiyak niyang sabi kay Philip. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na unti-unti na ring naluluha. Are you sure? Tanong niya kay Selena. Oh, itong result to, tingnan mo. Para maniwala ay inabot niya ang result kay Philip. Wala itong pangalan na tanging resulta lamang nakalagay sa peraso ng papel na yon. Nang makita iyon ni Philip ay tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha. Magiging tatay na ako? Hindi pa rin siya makapaniwala. Bigla namang nangamba si Selena. Anong gagawin natin? Paano mo sasabihin to sa asawa mo? Nag-aalala niya ang tanong kay Philip. Sinigurado naman lahat ni Philip kay Selena. Don't worry, akong bahala. Matagal ko na rin naman siyang gustong hiwalayan, sabi niya. Pero paano kapag hindi siya pumayag? Paano ako? Paano ako makakasiguro na babalik ka sa akin? Selena, believe me, hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. At kung anong meron sa atin ngayon, I'll promise you that I will make this legal. Handa akong hiwalayan si Erica para sa'yo. Just for you, Selena. Halos magmakaawa na at lumuhod si Philip kay Selena, mapatunayan lamang niya ang kanyang sarili na hindi na nga niya mahal si Erica na kanyang asawa. Ito ang unang pagkakataon na magmakaawa sa pagmamahal si Philip. Ngayong nalaman niyang buntis ang kabit niyang si Selena, ay ayaw niya itong pakawalan pa. Hindi muna nagpadalos-dalos sa pagsagot ang babae. Bagkos ay ninigurado muna siya kung talaga bang siya nang mahal ng lalaki at hindi na ang asawa nitong si Erica. Can you really do that, Philip? Can you really do that for a mistress? For a homewrecker? Can you? I can do anything for you, Selena. Mark my word. Sa tono ng boses ni Philip, ay tila nga desidido na ito at nakapagpa siya na. Naiwan na lamang ang asawa at ipagpalit sa kanyang keridang si Selena. Then let's live together. Iwan mo na si Erica dahil wala siyang silbi sa'yo. Ako ang makakapagbigay sa'yo ng anak. Kahit ilan pa, Philip. Kahit ilan pa ang gusto mo. I can bear your kids na hindi kayang gawin ni Erica. I love you, Philip. So promise me not to leave me. Promise me! Paghahamon ng babae. I promise. Sabay niyakap ng mahigpit si Selena. Noong una, hindi talaga sumagi sa isipan ni Philip na mangyayari ito sa kanila. Nakusa na lamang mawawala ang pagmamahal niya sa asawa. Para sa kanya ay ginawa naman niya ilahat bilang partner.
bilang asawa, ibinigay niya ang kanyang buong pagmamahal at respeto. Sa tatlong taon nilang pagsasama, halos lahat ng pwede nilang gawin o inumin ay nagawa na nila para lamang magkaanak. Sinuhestyon na ng doktor noon na ang kailangan nila ay pahinga na walang ibang iniisip. Pwedeng magbakasyon sa isang resort kung saan malayo sa trabaho at problema. Ilang beses na ito ang sinadjust din ni Philip sa asawa, ngunit palagi naman niyang pinagpapaliban dahil sa pagiging workaholic nito. Noon ay hinahayaan na lamang ito ni Philip at pinapalampas, ngunit ngayon ay tila na puno na siya at hindi niya na rin kaya pang baliwalain ang pagpapabayang ito ni Erica. Nakikipaghiwalay ka? Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Eh hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Ang marriage natin, wala na bang kwenta sa'yo? Ano? Tell me, Philip. Tell me kung anong dahilan mo. Handa ako magbago kung ano man yan. But let's fix this. Let's fix this marriage. Habol-habol ni Eric ang asawa patungo sa kanilang silid. Kinuha ni Philip ang kanyang bag at ibang bagahe at saka pinaglalagay doon ang kanyang mga gamit. No, Erica. Hindi na natin maaayos to. Mahal ko si Selena. At the fall out of love na ako sa'yo. Tuluyan ang nawala dahil ni minsan. Hindi mo naman pinahalagahan ang nararamdaman ko. Ang gusto ko para sa atin. Ilang taon na tayong kasal pero wala pa rin tayong anak. Because of you. Dahil hindi bukal sa loob mo. At hindi ko maintindihan kung bakit. Ni hindi na kita maintindihan pa. Parang wala nang balak pa na magbagong isip ni Philip. Para kay Selena ay handa na siyang itapon ang tatlong taon nilang pagsasama ni Erica bilang mag-asawa. So yun ang issue? Dahil hindi tayo magkaanak? But we're trying naman, hindi ba? Sinusubukan naman natin. Pero ano magagawa ko kung hindi pa rin tayo binibiyayaan? Sabi ni Erica habang pinipigilan pa rin ang kanyang asawa. Sandaling tumigil si Philip at tumingin kay Erica. Napangisi naman siya dahil sa sinabing iyon ng asawa na tila mataas ang kumpiyansa na iyon nga lamang ang problema nilang mag-asawa. Ano magagawa mo? Ano magagawa mo ngayon? Paikutin mo na lang ang buhay mo sa trabaho mo. Diyan ka na lang mag-focus at baka sakaling diyan ka magkakaanak. Mahalin mo yung ginagawa mo dahil ako, I'm sick and tired of you. May pangharap din ako para sa ating dalawa. Pero mukhang magkaiba tayo ng gusto sa marriage na to. Kaya I'm sorry, Erica. Pero ayoko na. Ang hiling ko na lang sa'yo ay maging masaya ka sa pinili mong priority. Huwag na nating pahirapan ang sarili natin. Aasikasuhin ko na kaagad ang annulment. At sana, huwag nang maging problema pa yan. Mariing sambit ni Philip kay Erica. Tuluyan na rin bumagsak ang mga luha ni Erica at hindi na rin napigilan pa ang asawa kahit ilang beses pa siyang lumuhod at magmakaawa. Philip! Philip, please! Ayusin naman natin to, Philip, oh! Please! Hindi na pinakinggan pa ni Philip ang paliwanag ng kanyang asawa. Hindi man lang niya nalaman na may matinding pinagdadaanan si Erica dahil nangingibabaw na kaagad sa kanyang kakulangan nito na si Selena ang nagpuno. Naiwan na lamang si Erica sa kwarto ng sawi at luhaan. Hindi niya alam kung bakit ito nangyayari sa kanila. Kung bakit nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Mahal naman niya si Philip. Pero kahit gaano man nila kamahal ang isa't isa, ay nangyayari pa rin na kusang ma-fall out of love ang isa dahil sa pagkukulang lamang ng isa na nahanap niya sa iba. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Diyos ko, bakit nangyayari sa amin to? Ginawa ko naman ang lahat para maging isang mabuting asawa. Bakit kulang pa rin? Bakit ako pa rin ang mali? Alam kong pagkukulang ko pero bakit kailangan maging ganito ang kapalit? Umiiyak na sambit ni Erica nang nakaluhod at punong-puno ng pagsusumamo. Noong gabi ding yon ay napagpasyahan ni Erica na umalis na lamang doon sa bahay. Sa isip niya ay, kay Philip naman talaga lahat ng pagmamay-aring nakikita niya. Ang ambag lang niya ay ang apelidong pinahiram sa kanya ng asawa
Kaya naisip niyang umalis na lamang doon dahil ayaw na rin niyang masumbatan pa sa susunod kaya magkukusa na lamang siya. Masakit man sa kanyang kalooban ay kailangan pa rin niyang gawin dahil sa galit kanina ni Philip. Yung mga tingin niyang kulang na lang ay lumunin siya ay hindi-hindi na talaga nila maisasalba pa ang kanilang marriage dahil desidido na ang lalaki na hiwalayan siya. Inimpakan na lahat ni Erica ang kanyang mga gamit at saka mabilis nang bumaba ng hagdan. Ma'am, aalis din ba kayo? Nag-aalala ang tanong ng kasambahay ng makarating na sa sala si Erica. Manang, si Philip ang may mas karapatan sa bahay na to. Kung tutuusin, dayo lang naman ako rito. Ako lang nakitira. Kaya nararapat lang na umalis ako. Sabi ni Erica na nangingilid ang mga luha. Nako, hindi naman kayo nakatira lang o dayo lang dito. Asawa po kayo ni Sir Philip. May karapatan din po kayo sa mga ari-arian niya. Maayos niyo pa yan, ma'am. Pag-usapan niyo lang po ng maayos. Sambit ng matanda. Hinawakan naman ni Erica sa balikat ng matanda. Okay na po yun, manang. Siguro hanggang dito na lang talaga kami. Basta mag-iingat ka, mama. Kung saan ka man patungo, ipagdarasal ko ho lagi ang kaligtasan ninyo. Mahahanap niyo rin ho ang tunay na kaligayahan. Wika ng matanda at saka ngumiti naman si Erica. Maraming salamat po, manang. Mauna na ho ako. Huli niyang sabi. Samantala, nagtungo naman si Philip sa kondo ni Selena. Philip, anong gagawin natin? Aayusin mo na ba ang annulment paper? Pag-aalala naman ni Selena. Oo, aayusin ko na. Sa ayaw mo niya o sa gusto ay pipirmahan niya ang annulment paper. At ikaw na ang gusto kong pakasalan at makasama, Selena. Tapos na ang istorya namin ni Erica. Maaaring pinagtagpo lang kami, pero hindi talaga kami para sa isa't isa. Sabi niya rito. Lumuwag naman ang mga ngiti sa labi ni Selena sa sinabing iyon ni Philip. Tuluyan na nga niyang nabilog ang ulo nito kaya nauwi na sa hiwalayan ng mag-asawa. Nang sumunod na araw nang malaman ni Philip na umalis na nga sa kanyang bahay si Erica, ay bumalik siya roon kasama na si Selena. Naayos na rin niya ang annulment nila ni Erica nang walang kahirap-hirap kaya pwede niya nang pakasalan si Selena. Selena, okay ka lang ba? Babalik tayo kay doktora. Napapadala siyata ang pagsakit ng tiyan mo. Nag-aalala ang tanong ni Philip sa bagong asawa. Todo alaga siya dito dahil tila nagiging masela ng pagbubuntis nito. Miss, si Dr. Medrano nariyan na ba? Bungad ni Philip sa assistant habang akay-akay ang asawa na namimilipit na sa sakit ng tiyan. Nako, nakabakasyon po si doktora sa California at isang buwan po siya doon. Pero may ibang OB naman po na naka-duty ngayon, magpapacheck up po ba kayo? Sabi ng assistant. Oo, please. Napapadalas kasi yung pagsakit ng tiyan itong asawa ko. Baka lang maapektuhan ng baby sa tiyan niya. Napakunot naman ang noon ng assistant nang mapatingin siya sa babae. Palibhasa ay sanay na nga roon na magpa-check up sina Philip at Erica ay alam na ng assistant at sigurado siyang hindi si Selena na kasama ngayon ni Philip ang kanyang asawa. Pero hindi nila nag-usisa pang assistant dahil personal na nila itong buhay. Oh, sige po, mauna na po kayo sa loob. Sambit ng assistant sa mag-asawa. Doc, ano ho ang findings? Kamusta ho ang baby namin? Aligagang tanong naman ni Philip sa bagong doktor. Masusing tinignan ng doktor si Selena. Nagtataka pa nga ito sa sinabi ni Philip na baby. At sa findings naman niya, wala namang baby sa sinapupunan ni Selena. Unang-una ho, wala hong baby sa kanyang tiyan. Paunang sabi ng doktor. Lalo namang naguluhan ng dalawa at hindi makapaniwala. Ano? Pero buntis siya, Doc. Si Dr. Medrano po ang nag-check up sa kanya. Kaya paano mangyayari na walang baby sa tiyan niya? Paninigurado ni Philip. Nanatili silang naniniwala sa huling resulta na kanilang pinanghahawakan na buntis si Selena. Huminahon ho kayo, mister. Maaari ko bang makita yung sinasabi niyong result ng tests na isinagawa ni Doc Medrano? Utos pa ng doktor para mas maliwanagan na rin ang lahat. May record din naman kasi sila sa computer at doon malalaman kung tugma ba ang sinasabi nilang result na yon sa nakalagay sa computer.
Mabilis namang kinuha ng dalawang resulta na isinagawa noon ni Doc Medrano sa kanila at saka iniabot na sa doktor. Eto, dala namin. Kinuha naman ito kaagad ng doktor at saka sinimula nang i-check sa computer. I-check ko lang sa record. Selena Sandoval, tama? Sabi ng doktor. Oho, Doc. Sagot naman ni Selena. Kumunot ang noon ng doktor. Tama nga ang hinala niya na posibleng hindi kay Selena ang resulta na yon. Hindi kasi tumugma ang dala ng resulta sa mismong record nila sa computer. Nako, sa palagay ko ho ay hindi sa inyong resultang ito. Aniya na mas lalong ikinagimbal ng mundo ng dalawa. Paano hindi sa akin? Nauutal na tanong ni Selena. Iba ho ang resulta na nakalagay dito sa record ninyo. Hindi ho kayo buntis dahil... Sabi pa ng doktor. Tila hindi nga masabi ng doktor mga sunod pang detalye ng tunay na resulta. Dahil ano ho? Dugtong pa ni Selena. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa ang doktor at hindi na pinatagal pa ang sasabihin. Dahil may ovarian cancer ho kayo, misis. At ang mga ganitong kondisyon ay wala nang kakayanan pang magkaanak. Sabi ng doktor at ikinabagsak ng balikat ng dalawa. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Pinaasa rin sila ng pagkakataon at ang kanilang maling akala na buntis na si Selena. Nasa wakas ay magkakababy na rin si Philip. Ngunit hindi pala totoo at kailanman ay hindi na mangyayari pa. Hindi. Hindi maaari to, Philip. Sabihin mo sa akin, hindi totoo to. Nagsimula nang umiyak si Selena. Hindi niya matanggap. Sa isip niya ay... Kaya pa naman siya pinaglaban at pinakasalan ni Philip ay dahil itong nakapagbigay ng anak sa lalaki. Tapos bandang huli magsasawala at wala rin pala. Kaya ngayon ay nakaramdam si Selena ng takot na baka iwan na rin siya ni Philip ngayon. Ngayon pa na wala na siyang silbi sa buhay nito. Uminahon ka. Magpapa-second opinion tayo. Naniniwala ako may baby dyan sa tiyan mo. At malila mo ang doktor na yon. Si Doktora Medrano, siya lamang ang makakasagot sa ating mga katanungan. Wika ni Philip habang pinapakalma pa rin ang asawa. Sa kabilang banda naman ay nakauwi na si Erica sa kanilang probinsya at doon na tumigil sa dati nilang compound na tinitirahan na matagal niya nang inabandona upang sumama kay Philip sa Maynila. Wala na rin naman siyang kasama dahil matagal na rin patay ang kanyang mga magulang. Solong anak din siya kaya talagang wala na siyang ibang aasahan pa. Ni hindi na nga siya nagdemand pa kay Philip ng hati sa pera o ari-arian dahil baka mauwi lamang sa sumbatan. Pumasyal din si Erica sa clinic doon sa kanilang lugar dahil sa madalas niyang pagkahilo at pagsusuka. Sa palagay niya ay dala ito ng kanyang ovarian cancer na naging findings ni Doc Medrano noong huling check-up niya rito. Doc, napapadalas ho ang pagkahilo ko at pagsusuka at ang bilis-bilis ko ho lagi magalit. Ito ho ba ang mga sintomas ng sakit ko? Panimulang tanong ni Erica sa kanyang bagong OB. Nang matapos isagawa ng doktor mga tests ay sinabi niya kay Erica ang tunay na kalagayan nito. Sakit? You're actually healthy, Miss Erica. Sa katunayan yan ay mag-iisang buwan na kayo nagdadalang tao. Pagtatapat ng doktor na ikinanggimbal din ang buong diwa ni Erica. Hindi siya makapaniwala. Paano nga naman yun mangyayari? Ang huling test sa kanya may ovarian cancer siya at yun ang kanyang pinaniwalaan sa loob ng isang buwan. Tapos ngayon sasabihin na buntis siya? Hindi malaman ni Erica ang mararamdaman kaya para mas maliwanagan ay muli niyang inusisa ang doktor. Buntis po? Paano ho nangyari yun? Yung huling test ho sa akin ng OB ko sa Maynila, sinabi niya na may ovarian cancer ako. Ito ho ang resulta na dala ko, oh. Ipinakita na rin ni Erica ang isang piraso ng papel na naglalaman ng resulta ng naisagawang test noon ni Doc Medrano. Mabusisi rin itong tsinek ng doktor pero pinanindigan niyang posibleng hindi para kay Erica ang resultang iyon. Isa sa pinakamagaling na doktor sa kanilang probinsya ang doktor na tumingin ngayon sa kanya. Kaya hindi siya pwedeng magkamali. Napaka-imposible ho. Hindi ho ako maaari magkamali sa ultrasound. Buntis ho kayo at wala ho kayong cancer.
sa pakiwari ko ho ay hindi sa inyo ang resulta na yan. Kung gusto niyo ho ay magpa-second opinion kayo. Kung parehas ho kami ng resulta ay bumalik ho kayo sa akin. Suhis siya ng doktor. Napaawang naman ang mga labi ni Erica. Hanggang sa umalis siya ay tila wala pa rin siya sa wisyo. Sinunod niya ang advice ng doktor na magpa-second opinion sa ibang doktor. Nang malaman niya muli ang resulta ay doon niya napatunayang buntis nga siya at isang buwan na. Ibig sabihin ay nagbunga ang huli nilang pagtatalik ni Philip. Buntis nga ako. Pero kung hindi sa akin ang resulta na yon, kanino kaya yon? Sinong posibleng nakapalitan ko? Tanong ni Erica sa kanyang sarili. Samantala, malaking ipinayat ngayon na si Nina. Tila lumipas na ang ganda at aking kaseksihan ito. Hindi na nga makapagtrabaho pa si Philip dahil sa araw at gabi niya, bantay sa pag-aalaga ang asawa. Sa gabi, hindi maiwasan ni Philip na sisihin ang kanyang sarili sa mga maling desisyon na ginawa niya. Nagsisisi siya sa ginawa niya sa marriage niya para lamang sa isang babae na inakala niyang itong makakapagkumpleto ng buhay niya bilang isang tao, bilang isang lalaki. Ngayon ay tila mabilis silang binato ng karma dahil sa ginawa nila kay Erica. Kaya ngayon ay pareho silang nagdudusa sa kondisyon na patuloy na nilalabanan ngayon ni Selena. Babe, ayos ka lang ba? May masakit pa ba? Tanong ni Philip kay Selena na punong-puno pa rin ng pag-aalala. Ayos lang ako, babe. Huwag mo na akong alalahanin. Sagot naman ni Selena tsaka hinawakan ng mga kamay ng asawa. Sinamantala naman ni Philip na magtanong sa asawa. Natatandaan mo ba kung sinong posibleng makapalitan mo ng resulta nung araw na yon? May kasabay ka ba nung nagpa-check up ka? Usisa pa ni Philip. Alam na si Lina na si Erica ang kasabay niya noon at wala nang iba dahil sila lang naman dalawa ang naroon nung araw na yon. Kaya sa isip niya ay posibleng kay Erica ang resulta na yon, na posibleng si Erica ang buntis. Ngunit hindi niya na ito maamin kay Philip dahil baka iwan siya nito kaagad kapag nalaman nito ang katotohanan. Kaya pinili na lamang ni Selena na magsinungaling. Wala. At saka, hindi naman na mahalaga kung sino nakapalitan ko dahil hindi na rin naman magbabago ang kapalaran ko. I'm dying, Philip. At wala nang posibleng lunas sa sakit ko. I'm so sorry. Hindi mo lang kita nabigyan ng anak. I'm so sorry. At doon ay tuluyan na nga tumulo ang mga luha ni Selena na habag na habag pa rin sa kanyang sarili. Don't say that, babe. I'm always here for you. Lumaban ka. Please. Sambit naman ni Philip sa kanyang asawa. Makalipas ang 6 na taon ay marami nang nagbago. Marami nang nangyari. Mama, saan po kayo pupunta? Tanong ng isang batang si Jenny sa kanyang inang si Erica sa maliit na tinig. Anak, ibibili ko lang si Jelly ng gamot sa ubo. Diyan lang sa may kabilang kanto, huwag kang aalis dyan, ha? Sabi naman ni Erica sa anak. Kambal ang anak ni na Erica at Philip at iyon ay sina Jelly at Jenny na 5 taong gulang na. Okay po, sige po mama, pasalubong po ha. Nakangiting tugon naman ni Jenny sa ina. Okay anak. Lako muna tong pinto ha para walang ibang makapasok. Okay po mama. Samantala lumawak na rin ang negosyo ni Philip at ngayon ay magsiswitch na siya sa real estate. Matagal niya nang nabili ang lupang kinatitirikan ng compound na tinitirhan ni Erica kaya ito ang plano niyang tirikan ng kanyang itatayong condominium. Walang ideya rito si Erica dahil matagal na rin naman siyang walang koneksyon at komunikasyon sa dating asawa. At dahil matindi ang paninindigan ng mga ito at hindi madala sa bayad o anumang suhol, ay idadaan ni Philip sa marahas na pamamaraan ang pagpapaalis sa mga ito. Kung kinakailangan sulugin niyo ang lokasyon na yon, kung ayaw nilang umalis, idaan natin sa paraang hindi nila magugustuhan. Sa akin ang lupang yon at hawak kong titulo. Hindi nila pwedeng angkinin ang lupang yon dahil hindi naman yan sa kanila. Mariing sabi ni Philip sa kanyang mga tauhan. Maliwanag po, sir. Ngayon na po ba? Tanong sa kanya ng kanyang mga tauhan. Oo. Pero siguraduhin ninyong walang masasaktan. Aniya. Sige po, sir. At mabilis nang umalis ang mga lalaki
upang sundin ang ipinag-utos ng kanilang boss. Ilang oras lamang buhat ng pag-uusap na yon at lumaki ng apoy sa compound. Tanda na sinimula ng sunugin ng mga tauhan ni Philip ang lugar na yon na tinitirhan ni Erica at ng kanilang anak na kambal. Sunog! Sunog! Magsilabas kayo mga kasama! Nasusunog ang compound natin! Malakas sa sigaw ng mga tao roon. Hindi pa man din nakakauwi noon si Erica kaya naroon na iwan ang kambal sa loob ng kanilang bahay. Nang mabalitaan niyo ni Erica ay kaagad na siyang kumaripas ng takbo patungo sa kanilang bahay kung saan niya iniwan ang kambal. Pagkarating niya doon ay nadatnan niya na malaki ng apoy at halos lahat ng kanilang mga kapitbahay ay nasa labas na ng bahay maliban sa kanyang mga anak. Jelly? Jenny? Mga anak ko! Ang mga anak ko! Malakas niyang sigaw mula sa labas. Humahagulhol na siya sa iyak at tila gusto nang pasukin ang kanilang bahay ngunit pigil-pigil siya ng mga tanod at bombero na naroon. Kuya, ang mga anak ko nasa loob pa. Pakiusap po, tulungan niyo ako mga anak ko. Pagmamakaawa niya sa bombero. Sige misis, kami na ho ang bahala. Sagot naman ng bombero at saka matapang na sinaklolohan ang kambal ni Erica. Nilala mo na nga ng makapal na usok ang buong lugar kaya parasahan ng pinaalis doon sa area ang mga tao para hindi na rin maging sagabal pa sa pag-aapula ng apoy. Samantala, naroon naman at seryosong nakaupo si Philip sa kanyang couch sa kanyang mansyon habang ini-enjoy ang kanyang wine. Maya-maya pa'y natigilan siya nang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan. Nasa balita na po sir, nangyayari ngayong sunog. Pagbabalita pa ng lalaki. Inutusan niya naman iyon na buksan ang kanyang telebisyon. Sige, buksan mo. Utos niya. Doon ay pumungad kay Philip ang resulta ng pagsunog nila sa compound na iyon. Habang pinapanood niyang balitang iyon ay bigla siyang nanlamig sa nakita. Erica? Nauutal na sambit ni Philip. Hindi. Hindi maaari to. Hindi siya makapaniwalang doon niya makikita si Erica. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at ibinaba kaagad ang hawak na glass of wine. Hindi na siya nagdalawang isip at pinuntahan kaagad ang ospital na pinagdalhan sa mga biktima ng sunog. Sa kabilang bantay, mabuti na nga lamang at walang nangyaring masama sa kambal. Nawala ng malay si Jelly dahil sa kanyang hika at si Jenny naman ay nalapnos ang kaliwang kamay. Mabilis naman itong nasaklolohan ng mga doktor kaya nasa mabuting kalagayan ng kambal at ang kailangan na lang nilang gawin ay ang magpagaling. Mama, ang sakit po! Ang sakit! Oo anak, Jenny, narito na si nanay. Gagamutin na yun ang mga doktor, huwag ka nang umiyak anak. Pagpapaamo pa ni Erica sa kambal. Sa kabilang banday, inutusan ni Philip ang kanyang tauhan na bayaran lahat ang hospital bills ng mga naging biktima. Kabilang ang kambal na sina Jenny at Jelly. Delphine, bayaran mo lahat ng hospital bills ng mga biktima. Naiintindihan mo? Mayahanapin lang ako. Utos niya. Sa ospital naman ay naroon ang mag-iina at nagkamalay na rin si Jelly. Kaunti na lang din ang iniinda ni Jenny sa kanyang kamay. Masakit pa ba? Tanong ni Erica sa anak. Konti na lang po. Tugon naman ang bata na namumugto pa ang mga mata sa kaiiyak. Gumiti naman si Erica at hinaplos ang mukha ng bata. Very good. Matapang yung anak ko na yan eh. Sabi niya. Maya-maya pa ay pumasok na sa loob ng silid si Philip. Erica! Sambit ni Philip. Napalingon naman sa kanya si Erica at doon ay namilog ang kanyang mga mata. Philip? Nautal niyang sambit. Mabilis na lumapit si Philip sa kinaroroonan ni Erica at ng mga bata. Kamusta ka? Ang mga bata, naapektuhan ba sila? Nag-aalalang tanong ni Philip kay Erica. Sumagot naman si Erica. Dalapnos ang balat ni Jenny dahil sa sunog. Si Jenny naman ay nawala ng malay dahil inatake siya ng hika. Nagbabawi pa sila ng lakas. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tugon ng babae. Humarap naman sa kanya si Philip. I'm so sorry, Erica. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa lahat. Sa bills ninyo. Sa lahat-lahat, wala ka nang iisipin pa. Aniya. Mabilis naman itong kinontra ni Erica.
Kahit ilang taon ang nakalipas ay naroon pa rin sa puso niya ang ginawa nito sa kanya at ng kanyang kabit na si Selena. Kaya hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob nito at hindi pa napapatawad. Hindi naman kailangan eh. Umalis ka na. Baka hinahanap ka na ng mag-ina mo. Matapang na sagot ni Selena. Doon ay inilahad na rin ni Philip ang mga nangyari. Selena is dead. Matagal na. May ovarian cancer siya kaya hindi rin kami nagkaanak. Ang hinala namin ay nagkapalitan sila ng resulta ng malamang ay kasabayan niya na magpa-check up noon. At yun pala yung tunay na buntes. Pero hindi na ako nag-abala na hanapin kung sino yun dahil hindi na rin naman nun mababago ang aming kapalaran. Kwento niya. Ngunit nananatiling mapagmatigas ang babae. Hindi sapat ang kwentong yon para muling bumalik ang loob niya sa dating asawa. Siguro naman na hindi ko na kailangan pang malaman. Kaya ko ng sarili ko. At huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon sa akin. Paninindigan ni Erica. Maya-maya pa ay nagtanong na rin ng kambal at sumabat sa usapan. Mama, sino po siya? Tanong ni Jenny. Kumunot naman ang noon ni Philip nang marinig ang salitang yon. Mama? Mga anak mo sila? Nagtataka niyang tanong kay Erica. Ah, wala anak. Kaibigan lang ni Mama. Nauutal na tugon naman ni Erica sa mga anak at hindi alam kung paano pagtatakpan ang mga bata. Patuloy namang nag-usisa si Philip. Ilang taon na sila? Tanong ni Philip. Doon ay umalma na si Erica. Bakit mo ba tinatanong? Kung iniisip mo ang mga anak mo sila, pwes hindi. Hindi mo sila anak. Matapang na sabi ni Erica na napalakas na rin ang boses. I'm just asking kung ilang taon na sila. Bata, ilang taon na kayo? 5 po, sagot ng mga bata. Doon ay biglang napaisip na si Philip na posible nga ang anak niya ang kambal. Posible. Bulong niya sa sarili. Sa akin ba sila, Erica? Please, huwag kang magsinungaling. Pangungulit pa ni Philip kay Erica. Hindi. Hindi sila sa'yo. Mariin namang paninindigan ni Erica. Dahil pinagtitinginan na rin sila ng iba pang pasyenteng naroon, ay minabuti na lang muna ni Erica na umalis sandali upang ibili ng pagkain ng mga anak. Mga anak, lalabas lang saglit si Mama. Bibili lang ako ng pagkain ninyo, ha? Paalam niya sa dalawa. Okay, Mama. Sabay na tugon naman ang kambal. Hanggang sa labas ay sinundan pa rin siya ni Philip. Hindi naman kasi siya matatahimik hanggat hindi niya naririnig ang katotohanan mula sa labi ng dati niyang asawa. Philip, umalis ka na. Mahirap bang intindihin na wala kang anak sa akin? Umalis ka na. Sambit ni Erica habang naglalakad palabas ng ospital. Sige. Titigil lang ako kapag pina-DNA test natin ang mga bata. Erica, please, umamin ka na. Wala naman akong balak nasaktan kayo o ano. Alam mong matagal ko na tong pangarap at ipinagdarasal, Erica. Actually, nang mawala si Selena, I've tried it with different women pero wala talagang mabuntis sa kanila. Simula nung araw na sinabi mo sa akin na baka ako ang may problema, pasikreto na rin ako nagpatingin nun. At doon ko na lamang ako nga may problema at hindi ikaw. Hindi ko lang matanggap sa sarili ko kaya sumubok ako sa ibang babae. Kaya nang malaman kong buntis si Selena, labis ako natuwa dahil hindi totoong ako ang may sakit. Na akong dahilan kung bakit hindi tayo magkaanak. Kaya Erica, please. Huwag mo na silang ipagkait sa akin, please, Erica. Kung kinakailangan kong lumuhod sa harapan mo, gagawin ko. Pagbigyan mo lang ako. Paliwanag ni Philip. Sa sandaling yon ay huminto na rin si Erica at lagdabas na rin ang kanyang saloobin. Ilang taon, Philip. Ilang taon kong dinalaksama ng loob sa mga ginawa mo sa akin. Umalis ako sa bahay. Hindi mo nga ako hinanap. Kasi anak lang naman ang habol mo. Minsan nga naiisip ko kung mahal mo ba talaga ako. Sa buong taon nating pagsasama,
Ang problema mo lamang lagi ay hindi magkaanak. At yun ang sukatan mo noon ang silbi ko sa buhay mo. Kaya lalo ako naging walang kwenta nung nabuntis mo ko no si Selena. At ngayon, bilog ang mundo. Kung nakontento ka lang sana, hindi ka kakarmahin. Hindi masisira ang buhay mo. Nasa tagal ng panahon, ikaw palang may problema at hindi ako. Na ikaw palang walang silbi at hindi ako. Ngayon, maayos ang buhay namin. Huwag mo nang guluhin pa ulit. Umalis ka na. Dahil wala kang mapapala sa amin. Pigil-pigil pa ni Erica ang kanyang luha ng sandaling yon. Baka sa kanyang mga mata ang labis na sama ng loob sa mga ginawa sa kanya ng dating asawa na panluloko na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya. Ang gusto ko lang malaman ay kung anak ko ba sila. Seryosong tanong ni Philip kay Erica. At doon na nga'y inamin ni Erica ang totoo para tumigil na rin sa pangungulit si Philip. Oo, Philip, anak mo sila. Pero matagal na kitang inalisan ng karapatan sa kanila. Kaya wala kang karapatan sa kanila. Malakas na sabi ni Erica kay Philip. Simula ng araw na yon ay hindi na rin umalis si Philip sa tabi ng mag-ina. Ngayon ay handa na siyang bumawi sa mga ito at magpakaasawa at magpakaama kina Erica at sa kambal. Nang sumunod na araw ay masaya namang bumalik si Erica sa ospital, dala-dala ang paboritong tinapay ng kanyang mga anak. Jenny, Jelly, may pasalup! Pagkapasok niya sa loob ay nagulat siya at wala na roon ang kanyang kambal. Kinabahan siya kaya nagtanong siya kaagad sa nurse na naroon. Nurse, yung mga anak ko, nasan sila? Kabadong tanong ni Erica sa nurse. Ah, pinalipat po sila sa private room ni Mr. Philip. Ito pong room number, oh. Sabi ng nurse. Sige, salamat. Sabi naman ni Erica. Nang makarating si Erica sa labas ng room, ay rinig niya ang kwentuhan ng mag-aama. Oo, maganda talaga doon sa Disneyland. Gusto niyo bang pumunta doon? Sabi ni Philip. Tuwang-tuwa naman ang kambal. Opo, opo! Sabi nila. Pagkapasok naman sa loob ni Erica ay nagulat siya sa nakita. Naroon na si Philip at kakwentuhan ng mga bata. Philip, bakit hindi mo malang hiningi ang permiso ko bago mo ilipat ang mga anak ko? Bungad ni Erica. Mga anak ko rin sila, Erica. At saka ang sikip doon at maraming batang may sakit. Hindi makaka-recover doon ang mga anak natin kaya pinalipat ko na sila dito sa private room. Mahinahong sabi naman ni Philip. Kahit pa, sana kinausap mo man lang ako at hindi ka basta-basta nagde-desisyon. Pagalit na sabi pa ni Erica. Dumiretso na lang si Erica sa mga anak at saka iniabot na ang dalang tinapay. Mga anak, ito nang paborito niyong tinapay. Kumain na kayo. Wika niya pa sa mga bata. Sumagot naman ang dalawa. Kumain na po kami, Mama. May dala po si Papa na Jollibee. Sabi ni Jelly nang nakangiti. Nagpanting naman ang tenga ni Erica sa narinig. Papa? Taas kilay niyang tanong. Sandali muna nagpaalam si Erica sa mga anak upang kausapin ng masinsinan si Philip. Saglit lang mga anak ha. Wika ni Erica sa mga anak. Bumaling naman ang tingin niya sa dating asawa. Philip, pag-usap muna tayo sa labas. Sabi ni Erica. Pagkalabas nila ay kinumpronta kaagad ni Erica si Philip. Ano yun? Ang sinabi mo sa mga bata? Anong kwentong sinabi mo? Yung ikaw ang bida? Yung ikaw ang biktima? Alam mo? Hindi ko maintindihan kung bakit kung umasta ka, ikaw na lamang nagde-desisyon para sa kanila. Baka nakakalimutan mo. Iniwan mo kami at ipinagpalit sa kabit mo. Galit na galit niyang sabi. Ayaw na rin naman ni Philip na makipagtalo pa dahil ang gusto niya ay makasama na talaga ang kanyang mag-ina at makipag-ayos na rito. Tapos ka na? Alam mo, Erica, hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo bilang magulang. Parehas natin sila mga anak. Erica, may karapatan din ako sa kanila. At saka ba pwede bang huwag na tayong mag-away? Okay, sige na, mali na ako.
Mali ko na hindi muna kita tinanong at hiningin permiso mo. Pero bilang ama, hindi ko na kaya pang makita roon ang mga anak ko na nakahalubilo sa ibang bata na may iba't iba ring sakit. At saka, lalong hindi sila gagaling doon, lalo pat may hika si Jelly. At saka kung ang iniisip mo ay ang mga ikinikwento ko sa mga bata, silang tanungin mo kung anong mga sinabi ko. Dahil alam ko namang hindi ka maniniwala sa akin. Pangarap ko magkaanak, Erica. Pero hindi ibig sabihin nun na pangarap ko rin lumaki ang mga anak ko nang walang nanay. Please, ayusin natin kung anumang nangyari sa atin, Erica. Please. Pagmamakaawa ni Philip. Simula noon ay naging labis na ang pag-iisip ni Erica. Mahal pa rin naman niya ang asawa pero talagang masama pa rin ang loob niya rito. Ngunit sa tuwing makikita niya ang mga ngiti sa mga labi ng kanyang mga anak, ay nakokonsensya siya kapag siya pa mismo ang maging dahilan ng pagkawala ng mga ngiting iyon sa mga labi ng kanyang kambal. Nang ilalabas na ang kambal ay namumroblema na si Erica kung saan sila titira pansamantala. Erica, doon na lang muna kayo sa bahay. Mas kailangan ng mga batang komportabling matitirahan para sa pagpapagaling nila. Umimik naman ang dalawa. Mama, sige na po. Di ba mag-asawa naman po kayo? Papa po namin siya. At mama namin kayo kaya dapat po ay magkakasama tayo sa iisang bahay. Sabi naman ni na Jenny at Jelly. Anak, hihirit pa sana si Erica pero talagang ayaw ng papigil ng mga anak. Sige na mama, please po. Namiss din po namin si papa, please po. Wala na rin nagawa pa si Erica kundi ang pagbigyan ng hiling ng mga bata. Doon na nga sila tumira pansamantala sa bahay ni na Philip. Tuwang-tuwa naman ang mga kasambahay nang muling makita si Erica at na lamang doon na muli titira kasama pa ang kambal ng mga anak nila ni Philip. Noong una ay naiilang pa si Erica dahil talagang nag-a-adjust pa muli siya sa ganoong setup. Pero habang tumatagal ay nakikita naman niya ang pagbabago ng asawa. Na tila kontento na nga ito na naroon ng kambal, pati na rin siya. Erica, salamat. Salamat dahil pumayag ka. Malumanay na sabi ni Philip kay Erica. Walang anuman. Sino ba naman ako para hadlangan ang kasiyahan nila? Sabi naman ni Erica na naging mahinahon na rin sa tuwing nakakausap si Philip. Erica, maaari pa kitang ligawan ulit? Diretsang tanong ni Philip kay Erica. Handa na nga muli si Philip na maibalik na ang dating meron sila ni Erica. Hindi na lang para sa mga bata kundi pati na rin sa kanilang dalawa. Dahil ang totoo ay mahal pa rin naman talaga nilang isa't isa. Sa kabila ng mga naging pagsubok na kanilang pinagdaanan ay mas pinili pa rin nila na manatili bilang isang pamilya at bilang isang magulang sa kanilang mga anak at mangibabaw ang pagpapatawaran dahil ang totoo ay mahal pa rin naman talaga nilang isa't isa. Sa bandang huli ay pumayag na rin si Erica at bawat araw at muli nang bumabalik ang loob nila sa bawat isa at nagsama na muli sila bilang isang buong pamilya. Muli silang ikinasal at kinalimutan na ang nakaraan. Muli nilang binigyan ng pagkakataon ng bawat isa na mas maging mabuting tao at sa pagkakataong ito para kina Jenny at Jelly. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!